Sabi ng ating mga ulama, ang mabuting pag-uugali ay kisman, dalawang uri. Husnul khuluk ma'allah wa husnul khuluk ma'al ibad o ma'al nas. Mabuting pag-uugali sa Allah subhanahu wa ta'ala at mabuting pag-uugali pakikitungo sa mga tao. Ngayon, paano ang mabuting pag-uugali sa mga tao? Isa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito muna. Paano ka masasabing mabuti ang iyong pag-uugali ma'Allah kasama o kay Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi ni Sheikh Uthaymin, ang isa buhay mo, ang mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala na birrida wa taslim, na may kaluguran, pagtalima sa iyong puso, na hindi ka nakakaramdam ng ito ay pabigat, ito ay subhanallah, madali mapanatag sa iyo. Tinatanggap mo ang mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inutusan ka na magsala, inutusan ka na gumising sa salatul fajr, gumigising ka na may pagtalima, pagmamahal, kaluguran, pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala na wala kang, hindi ka nakakaramdam ng pabigat o ano paman. Yan ang mabuting pag-uugali kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga tao, badhul ma'ruf, kawlan wa amala, wa kaful adha, kawlan wa amala. Sa mga tao, gumawa ka ng kabutihan, salita man o gawa sa kanila. O di kaya iwasan mo yung kasamaan, kapinsalaan sa mga tao, salita man o gawa. Dinagdagan pa ni Sheikh Uthaymin, wasabru anil adha, titiisin mo yung mga kapinsalaan ng mga ibang tao. Yan ang mabuting pag-ugali. Unang haligi, gagawa ka ng kabutihan. Kung kaya mong gumawa ng kabutihan sa iyong kapwa, mabuti man o maganda, kahit yung kapitbahay natin na hindi Muslim, subhanallah, naghimok, nagikaw ay ginagampan timpalaan kapag pinakikitunguhan mo ng mabuti. Gagawa ka na mabuti, salita man o gawa, at iwasan mong ikaw ay nakakagawa ng masama, kapinsalaan, salita man o gawa. Kaful adha, ito pinakamahalaga. Hindi ka nagsasalita, hindi ka gumagawa ng bagay, gawain, salita na pwedeng ikasama, ikalungkot ng iyong kapatid. Kaya nabanggit sa hadith, al-muslimu man salim al-muslimuna min yanihi walisanihi. Ang tunay na Muslim, ang sukatan ng tunay na pagiging Muslim ay yung ligtas yung mga Muslim o yung bang tao sa kanyang dila at gawain. Hindi ka namiminsala, subhanallah. Hindi ka nagsasalita ng masakit. Yan ang tunay, yan ang mabuting pag-uugali. Ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, alam natin kung gaano kadakila, kabuti yung pag-uugali niya, lagi niyang pinagdudua na siya ay pagkalooban ni Allah ng mabuting pag-uugali at siya ay nagpapakukub kay Allah laban umula sa masamang ugali. Anong sinabi ng Rasulullah? Isang dua ng Rasulullah, Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluki. Isa ito sa dua adab na kapag sinusuot natin ng kasuotan, laging din pinagduduan ng Rasulullah, Ya Allah, katulad na pinabuti mong aking paglikha sa akin, ay gawin mong mabuti, magandang aking ugali. Subhanallah. Ganyan ang isang Muslim. Laging pinagduduan, laging nagpupursige na mapabuti niya ang kanyang pag-ugali sa ibang tao, sa salita, sa gawa, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na pagkalooban niya tayo ng maganda at mabubuting ugali. Matularan natin ang Rasulullah at ang kanyang mga sahaba na maging dahilan na ang mga kababayan nating hindi mga Muslim ay mamulatan nila ng Islam. Mashallah, tunay na naguutos ng kabutihan, naguutos ng magandang pag-ugali, magandang pakikitungo. Kahit ikaw, nakakapagdawa ka dahil lamang sa mabuting pag-ugali, kahit hindi ka nagsasalita, pakitaan mo lang ang mga kufar, ang mga bumibili sa iyo, ang mga
kapitbahay mo, kahit sino, na mabuting pag-ugali. Hindi mo namamalayan na ikaw ay nakakapagbahagi ng dakwa sa relihiyong Islam. Maraming kwento hinggil dito. Subhanallah. Biyayaan na watay ni Allah subhanahu wa ta'ala na mabuting pag-ugali. Allahumma kama ahsanta khalqana fahassin khulukana.